Hello, kumusta po kayong lahat? Today, gagawa po tayo ng suman na... Suman? Moron. I-share po sa inyo ng aking pamangkin. Ayan, kukuha muna siya ng dahon na saging. Sige, putol. Ayan, kukuha po siya ng isa. Marami po tayo ng dahon ng saging dito. Ayan, oh. Yan po yung kanyang gagamitin. So, abangan nyo po mamaya. Ito na po yung mga nakuha niya ng dahon. So, ngayon, gugupitin muna po niya ito sa size na gagawin niya para sa kanyang suman. So, ito po ay walang sukatan, okay? So, i-share lang niya kung paano niya ito gagawin. At tapos, pwede niya na rin din sundin kung yung recipe na gagamitin niya. So, hindi po siya magbibigay ng sukat. So, share lang po ito. Ayan. Ayan, uumpisahin na po yung kanyang pagputol. Ito po siya, oh. Say hi ka muna. Hello! Ayun, oh. Gwapo po niya. Ayan na po. Inuumpisahan niya na yung kanyang paggawa. Ayan. Ito ay suman ng? Samar. Samar. Oh. Ayan, ganyan lang po yung kanyang pagputol. So ngayon, i-cut ko muna po yung video natin. So abangan natin hanggang matapos itong mga pambalot niya. Ayan, ang gwapo kong pamangkin. So ang gagawin po niya ng first step, isasalang muna yung dahon ng saging. Ayan. Madali lang po ang paggawa nito. Pagputol nyo at isalang nyo lang siya ng ganyan. Ayan. Lahat po yan the same procedure. So, balikan natin hanggang maubos niya isa lang ang mga dahon. Ito na po yung kadugtong ng ating pagkuha ng dahon ng saging kanina. So, ayan na po yung lahat ng ingredients niya. Siya yung gagawa, i-share po niya. So, wala tayong sukat dito at takal. At i-share lang niya ang kanyang ingredients na suman ng maron. So, mag-umpisa muna tayo dito. Ito po ay gata ng nyug. Ay... tatlong piraso po ito na binili namin. At ito naman yung rice flour, nasa 1 kilo yan. At ang wash sugar, 3/4 po yan. So, depende sa gusto nyo na tamis, pwede nyo dagdagan. At itong manina to, optional lang to, ay ito ay pang design. Pero pang ano na rin yun, pampalasa para masarap. So, at konting iodized salt. At ito yung water, normal lang po yan. Dutch cocoa powder kasi pandi-design nila yan. So ito na po yung sinalang nila kanina na pinakita ko sa inyo sa unang video natin. At ito po ay pantali nila. Yan. Nilipis lang nila siyang maliliit. So ngayon, uumpisahin na po natin ngayon yan sa pagluto. Ayan. Ngayon, magsasalang na tayo ng kawali. Ayan, laki ng kawali natin. Provincial style to. Pasensya na po kayo, nahihiya yung pamangkin ko. So, ako na lahat ang magsasalita sa lahat ng kanyang pagluluto. Okay? So, unahin muna natin yung gata ng nyug. Ayan po yung gata ng nyug. Ito ay puro, ha? Huwag yung malabnaw ang inyong gata. Basta tandaan nyo, ayan ay tatlong bilog ng gata. So, pakukuluin muna po natin ito bago isunod yung another ingredients natin. At ngayon, kumukulo na po yung ating gata. Ia-add na natin yung brown sugar. Kailangan pakuluin nyo muna yung gata nyo. Ayan, kulong-kulo. Sige, yan. Hayaan muna natin yan hanggang siya ay kumulo bago natin isunod yung other ingredients niya. Ayan, kumukulo na siya. Kailangan ay magiging malapot muna yung kanyang texture na ganito bago isunod yung another ingredients. So, itong taga nagluluto ngayon na kaibigan namin ay taga Bisaya. So, tanungin natin siya dito, taga Samar siya. San original yan na suman ninyo? Yan talagang pinagmamalakay sa mga waray ang suman. Tinatawag ng buron.
Pero normal siya nga moron. Ano iba kasi siya may chocolate, may flavor. Pero siya normal lang chocolate. Ano ito? Ngayon, kumukulo na yon. Ito na yung texture natin. So, ano yung susunod natin? At yung giniling na bigas, rice flour. Ayan. Basta tignan nyo lang po yung kanyang procedure para matutunan ninyo. Napakadali lang at napakasarap ng suman nilang ito. Pasensya na kayo. Wala muna tayong baking, ha? Kasi kagaya na sinabi ko sa inyo at nasa vacation tayo. So, maghahanap tayo ng mga pwedeng mag-share ng recipe nila dito sa probinsya natin. So, ito nga kay mga pamangkin. Yan, niluluto nila yan. Hinaan pa yung apoy. Inihinaan lang po yung apoy para hindi siya matuyo. So, ganyan lang po ang paghalo. Ayan po at inuunti-unti lang po niya yung paglagay ng rice flour para po ay mahalo niya ng mabuti. Tandaan niyo po na kailangan low fire lang po kayo para hindi po siya masunog or dumikit. Ayan, ganyan lang po ang paghalo. At sabi po nila, meron po daw silang procedure na paggawa nito na napakadali din. Pagsama-samain lang po ang gata, asukal, yung kanilang lahat ng ingredients niya at haluin muna po natin hanggang matunaw po yung sugar at maghalo-halo lahat. And then isasalang lang po natin ng low fire at inahalo natin siya ng madalas para hindi po dumikit, para lang tayong gumagawa ng yung mga sauce na lagi pinagalo ang lahat ng ingredients at iluluto natin sa low fire na mabilis po na procedure din po yon. So ito okay na po yan. Pag nakita nyo ng ganyan na yung texture, mag-start na po tayo magbabalot. Papalamigin muna. Papalamigin muna po natin ng konti, then magbabalot na tayo. Ayan, then kukuha po kayo ng dahon para pipit-pitin niyo siya na ganyan lang po. Sundan niyo na lang po yung procedure nila. Pasensya na kayo, hindi ako ang nagluluto ngayon. Sila po, so magaling sila sa mga ganyan. May tip po kami sa inyo, sabi nila habang po ito'y mainit ay balutin na para maganda siyang mag-form sa dahon ng saging, huwag niyo pong palamigin. Naiya po magsalita itong gwapo kong pamangkin eh. Ano masasabi mo sa suman mo? Masing sarap. Ha? Ayan, magaling po siya magluto nito kasi na-stay sila sa Bisaya. Lumaki sa Samar. Ayan na po siya. So ngayon, habang mainit pa po ito, ay ibalot na po natin siya sa dahon ng saging para po maganda po siyang mag-form. Kasi kapag lumamig na po yan, mahirapan po kayong magbilog sa dahon ng saging. Ito po yung mani, nakahiwalay siya kasi kagaya ng binanggit natin kanina, pang design lang niya. Pero pwede pong ihalo yan habang inuluto natin yung rice flour sa gata. So, siya pwede rin po na ganito yung style. So, nasa sa inyo po yon. At yung asin natin kanina, nailagay na rin din doon. Kaya lang naputol yung video natin kaya hindi napasama. Sundin nyo na lang po yung kanyang procedure na paggawa. Yan. Ang gwapo ng gumagawa, oh. Ayan, oh. Medyo mabuting-ting lang po ng konti ito sa pagbalot at kailangan po mahigpit nyo siyang irolyo. Ayan. Kasi po ay i-steam natin yan sa tubig para hindi siya papasukan ng tubig. Parang nagluluto din po tayo ng suman na mga suman natin. So yan, tatali lang po niya dyan. At sa
isang dulo ulit, kailangan po higpitan ninyo. Kapag po marunong na kayong gumawa nito, ay napakadali na po sa inyo ang pagtali at pagbalot. So, kagaya ko siguro kung ako ang gagawa niyan, medyo matatagalan tayo ng konti dahil po siya ay sanay na siya sa paggawa. Ayan, ang bilis. Napakadali lang po niyan. Pag nasa KSA tayo, susubukan po natin gumawa nito. Ayan. So, ito po siya. Oh, ganda ng paggagawa. So, lahat po ng paggawa, ganito lang po, okay? So, the same procedure, tatapusin niya po lahat yan. So, ito na siya, ang nagawang una. Sige. So, ito naman po ay ilalagyan niya ng design naman na yung Dutch Kokwa. Yan, yung kanina, kung napansin nyo, mani ang kanyang design, okay? So, ito naman po ay Dutch Kokwa. Dalawang flavor po ang kanyang style. Ang kokwa po na to na chocolate at yung peanut, yan po ay optional na piling. So, kung gusto nyong normal lang, pwede din po. Nasa sa inyo yon. Ang suman po na to ay original sa Samar, kanilang lugar. Ay, napakasarap. Yung mga taga Samar na subscriber ko dyan, hello sa inyo. Ito yung inyong masarap na suman. Shoutout sa inyo lahat dyan. Comment down below lahat ng mga taga-Samar na kumakain itong suman na to. Ito na yung mga natapos niya. May medium, large, small. So, kung ano yung gusto nyong size, kayo ang bahala. So, ayan, pinakita po niya yung iba-ibang size. Sige, tuloy mo na. Masan ang maraming mani. Tignan natin. Special. Mas masarap po daw mas maraming mani. Special. Malalaking size to. Kung gusto nyo na medium size lang, ayan, ganito. Ganda ng pagkagawa, oh. Pang professional. Pwede pang export. Ayan, retable. Masarap daw po. Mas maraming piling. Yan ang pinaka-piling niya. Ayan. Mabuting-ting lang po ito na ginaganin yan, ganyan nyo, yan. Tiyaga, pero masarap naman, pang merienda. Ang gwapo ng gumagawa ng suman, oh. Ayan, oh. Ayan yung gumagawa po, oh. Oh. Smile ka muna, pakita mo yung face mo. Pwede nyo rin po na pagsamahin yung kokwa chocolate at yung peanut. Ayan, magkasama po. Kailangan maraming kokwa. No? Pwede nyo pong i-mix yung kokwa at mani. Kumbaga, yan ang pinaka-piling niya. So, kung ano po yung gusto nyo, pwede rin yun na ordinary lang na walang piling. White lang siya. Optional yan, pero masarap siya. But the original suman maron is plain lang. Diba? Mm-hmm.
Eto na, tapos na po ang mga suman natin na nagawa. So ngayon, nilutuin na natin ito. Gagamit tayo ng kaserola. Pakukulo natin yan sa tubig. So start na. Ngayon, isasalang na po natin. Ayan, nilalagyan po niya ng isang basong tubig lang. Ngayon, lulutuin na po natin sila ng low fire. Ayan, nilagyan niya po ng isang basong tubig. Low fire lang yan, hanggang 30 minutes, ganyan, depende po. Ngayon po, luto na yung ating suman. Ayan, ito na siya. So, titignan na po natin. 30 minutes lang po niluto to sa mahinang apoy. Ayan, kailangan makapal po yung kanyang takip na dahon. Ayan po sila. Ngayon, bubuksan po natin para makikita ninyo. Ito na po yung suman natin. Kaluluto lang. Ayan. So, ngayon, ang gagawin po natin dyan, bubuksan na natin para makikita ninyo. Ayan. Yung isa po dyan ay plain lang na may mani. Yung isa ay yung may chocolate. So, buksan na po natin dalawa para makita ninyo. Ito na po yung ating finished product. Ito po yung ating may dark chocolate. Ito naman yung ating pure peanut. So, ayan. Tignan nyo siya. Para makita ninyo. Ayan po yung share ng aking pamangkin na ayan. Meron po siyang peanut. At ito naman po ay yung may chocolate. Kung ano yung gusto nyong ilagay na filling. So, ayan. Para makita nyo. Ayan, ang kanyang flavor. So, maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit. Wala muna po tayong mga baking katulad ng sinabi ko. I-share ko muna po yung mga recipe nila dito na alam nila. Ayan po yung peanut. At ito yung chocolate. Ayan. Salamat po.